Dream come true para sa isang fan na makasama sa Bubble Gang. Pero meron ding mga hindi sinasadyang sumikat na dati nang nasa likod lang ng kamera. Ah. Tulungan niyo po ako. Nawawala po ako. Nawawala ka? Palagay ko hindi ka nawawala eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Eh, tsura mo. Palagay ko sadyang iwinala ka ng magulang mo. Nag-start ako as PA. 20 years ago. So, mula na nag-upisa yung Bubble Gang, kasali na ako. May mga sketches silang ginagawa na hindi bagay sa mga artista kasi magaganda sila. Alam mo, pagkaharap kita, binabangungot ako. Meron silang pinagawa na parang sketch na tungkol sa mga gay lingo. Eh, yung boses ko yata iba. Windangin nyo ang mga chenis na julaban, okay? Go for the gold! Go for the highest level, mga friendship. Go lang lu, mga churba. Kaber lang, okay? Oh, tara, group hug, mga mare. Bali, naging ko yung respect from other people. Kasi, dati, ang ano lang nila is parang bakla lang, di ba? Yung mga tao, bakla, di ba? Pero ngayon, hindi na. Ay, hindi lang pala basta siya bakla. Yung mga ganun. So, may mga tumatawag na sa akin, Boss Diego. Sabi nga, ang kagandahan ay wala sa panlapas, kundi na kay Diego lang. At least! Tulad ni Diego, aksidente lang din ang pagka-discovery kay Maika. Naging PA ako sa isang artista. So, si Miss Jan, sabi sa akin na kung pwede daw ako mag-extra. So, bumalik ako ng Monday, taping ng Bubble Gang. Tapos, di gusto ko takalain na script agad na binigay sa akin. On the spot. Mama, tulungan niyo po ako, nawawala po ko. Ako, iha. Palagay ko nawawala ka nga. Hindi kita makita eh. Asan ba yung umiiyak na yun? So, hindi ko naman sukat ang alain na yun, na ayun ko naman, nakakapagpasaya pala ako ng tao, na nakakatawa pala yung mga ginagawa ko, pero sa sarili ko parang hindi. Eh, may nakita po akong sign sa labas ng opisina at ang nagalagay, kailangan with pleasing personality. Pumasok lang po ako at wala akong sinabi, kundi, please, sige na, please, tanggapin niyo na ako.